May mga tao na nagbibigay sa atin ng saya at ligaya, na kahit sa simpleng mga paraan na ginagawa nila ay napapatawa tayo. Tulad ni na Rene Requestas, Mr. Bean, Dolphy, Redford White at marami pang iba. Sa videong ito ay tatalakay natin ang buhay ng isang kauna-unahang tao na nagpasaya sa ating mga lolo at lola. At kahit sa ngayong henerasyon ay mapapatawa ka pa rin kapag nakita mo ang mga palabas niya. Siya si Charlie Chaplin. Pero bago natin umpisahan ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads ko. Charles Spencer Chaplin Jr. o mas kilala sa tawag na Charlie Chaplin. Ipinanganak noong April 16, 1889 sa England. Apat na araw bago din ipinanganak ang diktador na si Adolf Hitler. Si Charlie Chaplin ay nakilala bilang isang composer, filmmaker, producer at lalo-lalo na sa pagiging isang komedyante noong kapanahunan ng World War I. Siya ay anak ni Charles Spencer Chaplin Sr. at ni Hannah Hill. Siya ay may taas na 5 feet at 5 inches. Lumaki si Charlie sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ama ay isang aktor, at ang kanyang ina naman ay isang singer, ngunit sa panahong iyon ay hindi pa kalakihan ang sahod ng mga nagtatanghal. Sa edad na 2 taong gulang, naging lasinggero ang kanyang ama at iniwan silang mag-ina. Itinaguyod mag-isa ng kanyang ina ang kanilang buhay. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkasakit ang kanyang ina, kaya napilitan na rin si Charlie na magtrabaho. Dahil na rin sa kahirapan, sa edad na 7 taong gulang ay pumasok na rin sa pagtatanghal si Charlie. Sa pinapasukan din ng kanyang ama at ina. Ngunit 5 taong gulang pa lamang ng unang nagtanghal na pinalitan niya ang role ng kanyang ina. Naging proud ang kanyang ina sa naging unang pagtatanghal ni Charlie, na siyang nakatanggap ng palakpak at tuwa sa mga manunood. At dito nagsimula ang pagka-interesa ni Charlie sa pagtatanghal sa teatro. Sa edad na 14 na taon, ay iniwan niya ang pag-aaral at nagtatanghal na lamang siya sa isang teatro sa London. Unang ginampanan niya ang role na bilang isang newsboys sa H.A. Sainsbury's Gym sa Romance of Cocaine, ngunit hindi naging tagumpay ang pagtatanghal na ito. Noong 1908, nagsimulang maglakbay si Charlie kasama ang kanyang kapatid na si Sidney papuntang Amerika. Doon nakilala siya ng kumpanyang Fred Carno at pumirma siya ng kontrata dito. Taong 1914, nagsimula ang karera ni Charlie sa Keystone Studios. Hindi nagtagal ay binuo niya ang Trump persona at nabuo ang isang malaking fanbase niya. Nagsimula na rin siyang magdirect ng sarili niyang palabas at patuloy ang kanyang paghasa sa kanyang talento at lumipat sa S&A Mutual and First National Corporation. Taong 1918 na sumikat sa buong mundo si Charlie Chaplin. Noong 1919, itinatag ni Charlie ang United Artists na siyang nag-produce ng maraming pelikula tulad ng The Kid noong 1921, A Woman of Paris noong 1923, The Gold Rush noong 1925, The Circus noong 1928 at marami pang iba. Taong 1940 na ipinalabas ni Charlie ang The Great Dictator na naging tema sa diktatoryang pamumuno ni Adolf Hitler na naging dahilan upang mapaalis siya sa Amerika dahil siya daw ay nasasangkot sa mga komunista. At lumipat si Charlie sa Switzerland at doon pinagpatuloy ang kanyang karera. Pinagpatuloy niya ang pagbibigay ng kasiyahan sa mga tao sa pamamagitan ng pag-produce niya ng maraming pelikula. Dahil sa kanyang mga ginawa at kasikatan, nagkaroon siya ng maraming awards. Si Charlie Chaplin ay nagkaroon ng 4 na asawa na sina Mildred Harris, Lita Gray, Paulette Goddard, at panghuli na si Una O'Neill na naging kasama niya hanggang siya ay mamatay. Nagkaroon din siya ng 11 anak.
Namatay si Charlie Chaplin sa edad na 88 taong gulang noong December 25, 1977 dahil sa komplikasyon ng stroke. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos mailibing si Charlie, ay ninakaw pa ang kanyang bangkay sa libingan at hiningian pa ng magnanakaw ng ransom ang pamilya nito na nagkakahalaga ng $600,000. Tinagurian din siyang top 10 greatest male star of all time sa American film na tumagal ang kanyang karera ng halos 75 years.